I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to. Good morning. So ayan, nandito tayo sa farm na naman. At ang gagawin po natin ngayon ay magtatanim ng sili o bell pepper. May sobra kasi tayo sa garden kaya dinala natin dito sa bukid. Pero bago yun, ano, tingnan muna natin itong tanim natin na, ano, na palay. At makita natin, ano, na lumalabas na yung kanyang mga, ano, yung panicle. Yan, salamat sa ulan. Hinintay natin talaga ang ulan kasi mahal na ang krudo ngayon. Tumataas talaga ng tumataas pa. Hindi naman bumababa. So, ito yung palay po natin, ano. 75 days yung bibilangin natin. Lumalabas na nga itong kanyang, ano, panicle. Nakita nyo yung bilog na siya. Ayan na siya. Ayan, lalabas na siya. 75 days. Ayan. Ito po ay HL8. Ayan, kumakapal ng mga dahon. Dito, tingnan natin yung natin. Yung inbreed natin na si Itin. Ayan. Salamat talaga sa ulan. Laking tulong nito para mabawasan yung ano, gastusin natin sa diesel. Ayan, ito yung inbreed natin, ano. At lumalabas na rin yung kanyang panicle. So, nakikisabay siya sa, ano, sa hybrid natin. Pero, ang alam ko, mauna yung, ano, yung hybrid. Ayan, no. Lumalabas na talaga yung panicle niya. Ayan. So, napakagandang tingnan pag ito ay nakalabas na lahat. Tatanim natin na, no, na sili. Ayan. Galing sa buto mismo yan, yung bunga ng pusili. At yan. Hindi ko alam nga kung sili to o bell pepper. Nakalimutan ko yung lagayan ko kasi sobra lang siya. Lagyan natin dito sa bukid. Yan. Medyo marami din. Pero pag nabuhay ito kahit mga 10 lang, okay na. Marami na yung 10. Gusto ko lang shoutout yung mga nanonood sa atin, ano, mga bagong nanonood sa ating channel, ano. Si Raymond Fernandez, yan, isang viewer po natin, tsaka si Kuya Alfred, yan sa Cordon. Yan. Nakita ko siya kahapon at sabi niya nanonood daw siya ng ating vlog tungkol sa farming. Yan. Ayan, ito na po yung tanim natin na kalabasa. Mga ano to, marami tong kalabasa na to, may higit 10. Isang dosena yata. Tapos ang nabuhay lang eh tatatlong piraso. Ayan, tigisa kasi yung tanim ko. Isang butas, isang buto ng ano, ng kalabasa. So dito tatatlo lang nga. Ito yung isa, oh, dalawa doon, tapos merong isa dito, at merong mga kumakagat na ano, yung mga to dapat to mamatay, hindi pa nakakatulong para sa ano, paglaki ng ano. Ayan, hindi ko lang anong tawag tong kuna to. Ayan, oh, kumakain sa daon ng kalabasa, lumilipad na kulay yellow. Bilis ng kwan, paglaki niya. Yan. May pabawon kasi na ano yan, 3x14. Kung tinanong natin, kaya kwan. Kaya siguro hindi no, tumubo yung iba kasi nung time na tinanim natin ito, ulan ng ulan, nabulok. Tapos yung iba kinain siguro ng ano, ng termites. Maraming anay dito eh. Mga yun, oh, bahay nila yan. Naman yung tanim natin na patani.
Ito yung pinakamabilis na ano, tumubo. Halo pa niya yung kalabasa. Yung kalabasa kasi binili natin yung buto noon. Pero itong kwan, hindi, kinuha lang natin doon sa bahay. Ang bilis tumubo. Ito yung padamihin natin to, masarap to yung buto nito, patani. Tawag namin si Lucano, patani. Para po hindi mo masayang itong ano, itong nilagay natin na fertilizer dito sa kalabasa, ang gawin natin, yung tinanima natin ng ano, ang kalabasa, lalagyan natin ng sili. Para ano, siya na lang kakain dun sa tinanim natin. Although sa susunod na mga araw, magtatanim din tayo ng ano, ng panulit o kalabasa. Para hindi masayang kasi sayang nilagay natin. Mahal pa man din ng abono ngayon. Sana to hindi kainin ng ano, ng ibon. Kasi most of the time dito, yung mga tinatanim ko dito, pag yung okra ganun, maraming uod. Kaya pag nagtanim tayo dito sa bukid, dapat matyaga ka, araw-araw ka ng ito. Hindi man araw-araw, every 3 days. 2 days, matagal na yung 3 days. Para ma-check mo. Tapos dito, hindi may iwasan yung may mga nanakaw pag may tanim ka. Parang tanim mo, tanim din na nila. Kahit sa ibang bulugan, ano, mga farmers na ano, kagaya ko. Doon. Lalo na yung mga tanim mo ay sample pack pan, watermelon, saka yung iba pa. Ayan, no. Taniman natin ng ano, ng sili. Ayan, may nakita nga tayo. Ayan, no. So, tignan natin yung ano, yung epekto nung ano. Tignan natin, no. Wala na siyang laman. Nabulok nga, ayan, no. Diba? Ayan, wala pong laman, no. Kaya pala nung nagdidilig ako nung may mga tumubo na, pag dinidiligan ko, lumalabas. So, ayan. Hindi kinain ng ano, kinain ng insekto kasi may butas. Kalupa. May bawat butas nung tinataniman natin, isang piraso lang tinatanim natin. Kaya wala lang ano, hindi na mabubuhay talaga yung mga yon. So actually itong ano, itong lupa, no, buwaghag po ito. Itong kasing part na to ng kwan, tabi ng palay, eh hindi po natataniman. Ang kwan dito, mga da, mga ano, ito mga damo. So yan, nalubot po yung mic na natin. Kaya, ano, ito po ay 27 na puno na sili. O, sili all over pepel. Baka, nag, ano na to, nag, naghalo na. Hindi ko na alam kung alin dyan yung ano, basta palakin natin to. Within, ano, 60 days siguro may get ay mamumunga na yan kung mapapalakin natin. 27, kahit nasa, sabi mo ng 50 na mabubuhay. Kasi hindi itong kinuha natin na sili ay galing sa ano, sa buto niya mismo yung tinatanim. Ay yung bunga. Hindi natin binili itong ano eh, itong kwan natin, itong buto. Pinatubo lang natin sa ano, galing sa bunga ng sili. So, i-try natin na palakihin at pabungahin. So, maganda. Dito kasi sa farming ano, kahit anong klaseng farming ano, at marami tayong napapanood na, na iniwan yung mga trabaho dito sa diyan sa syudad at napunta sa probinsya.
So, ang pagpaparming po ay tsagaan lang talaga. Siyempre, hindi mo malalasap yung ano eh, yung diretso kagad na pang nagtanim ka. Oh, okay, parang ganun. Tumama ka kagad ganun. Hindi, dadaan ka sa hirap. Kahapon kasi meron akong mga nakausap na farmers din without camera na ang ganda ng mga sinishare nilang ano, sinasabi tungkol sa farming. Na yung isa pa nga, luging-lugi. Sabi niya lang, may makain lang ako. May produce lang yung tinanim niya na palet at kahit hindi may balik yung ano, kasi minsan nangyari na eh, hindi may balik yung puhunan, basta may maiwan lang na pagkain nila. At susunod siguro, babawi ganun. Kasi karamihan kasi yung alam nila pag farming, ang kinikwento lang yung kagandahan, yung inani niya, yung kinita niya, yun. Pero ito, lasapin, sabi nga nila, lasapin mo yung hirap pag sa'yo umpisa. Ayan. Tsaka ka lang makaginawa pag yung alam mo talagang yung tinanim mo ay maganda. Namumunga ng maayos, malulusog yung mga dahon, mga bunga, at yung mga kumukuha sa'yo ng mga product mo ay yung kalakal mo ay pabalik-balik lang na kumukuha sa'yo. So, yun ay share ko lang kasi dito, ito, hindi pa namang kalakihan to, ito ay pang kain-kain lang dati sa bahay. For consumption lang itong tanim natin. Siguro kung magtatanim tayo ng maramihan, humanap tayo ng place na tataniman natin ng maluwang. Para sa ganun ay lahat po ng gagawin natin ay hindi masayang. So yan, tinanimang ko si Tito, tingnan nyo, lampas pa sa akin, 6 feet ako ha. Mga tanubong na yan, tanubong sabi nila sa Ilocano. Malaki yan. Lampas pa sa akin eh. Makita yun sa paligid. Kaya yan, inuunti-unti kong linisan. Pataniman ng lubog yan sa tubig eh. Gabi. Kasi meron din akong kilala na nagtatanim ng gabi. Maliit lang yung tinataniman niya, pero kumikita siya. Every 3 months, nag-harvest siya. At may naiiwan na maliliit na gabi. So, tingnan natin sa part na to. Mayroon dyan eh. Sa dulo ng video, ipakita ko din sa inyo yung gabi na natira dyan. Na nilagay ni Papa dati at pinapadami niya. So, ang gabi minsan mataas din ang presyo. Yung 10, tama lang yon. Pag nagmahal yan, nasa 15, ganun. 1 kilo ah. Eh, 1 piraso ng gabi ay minsan nag-abit sa 1 kilo. Sa sobrang laki niya naman. So ito yung sinasabi ko sa inyong gabi, no? Ayan. Ang dami pong yan. Diretso yan hanggang doon. Actually ito, di ko alam mong 3 hanggang 5 sako na ng ng gabi na benta nila dito. So napakalaki yung mga yan pag malaki. Ito pinag-harbisan na kasi eh. Yan yung mga natira. Kung titignan mo, Ayan, no? Sample na natin ito. Ito yung malaki, no? Pag na-harvest yan, siyempre, may tutubo siya ulit na maliliit. So, continuous lang yung paglaki niya. Ito po ay, wala po siyang, nandyan lang siya. Basta, nalilinisan lang sa, palipaligid niya. Madami yan. Sobra yun. So, balak natin ito, taniman natin ng gabi. Silubog to sa tubig. Makita niyo sa banda rito, may mga tubig. Ayan, Pero pag ito summer, walang yan, walang tubig. Galing din sa irrigation yung yung nagagaling dito na tubig. So yan napakarami Hanggang dun, sa gilid, puno yun. So ito, pag nataniman natin itong, luwawang. Hindi lang 5 sako ito ng ng gabi pag nataniman. So ito, lininisan pa natin. Nalinis niya yan sa gitna. Sinunog ko na yung mga tanubong. So yan, hanggang dito na lang po yung natin. Vlog po natin. At tungkol doon pala sa gabi, ay yung malilit pala, yun pala yung lilipat natin sa mga part na walang gabi. No? Pag nalinis natin na itong paligid. Kasi yung 20 natin linisin ito eh. At yun yung magiging tanim natin dyan sa matubig. So, yan. Hanggang dito na yung vlog natin. Maraming salamat sa mga viewers po natin.
na lagi dyan nakasuporta. At saka ano, sa mga baguhan, don't forget to subscribe. At click mo yung notification dyan para sa susunod na video natin ma-update ka sa gawaing farming. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Biag Timan Nanon. Bye-bye!